nagpapakita at nagpaparamdam ng multo sa bahay na to? Hindi mo ko iiwanan. Saan ka nang galing? Wag pa! Wag! Bahay na Pula Part 2. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig, tumatangkilik at subscribers ng Sityo Bangungot. Ito po si Linda, muling nagbabalik upang ibahagi ang huling kabanata ng kakaiba at nakakakilabot kong karanasan noong ako'y nakarating sa Bahay na Pula. Matapos kong magtatakbo para humingi ng saklolo mula sa panghahalay ni Jimin, ay nakainkwentro ko ang isang dalagita. Ikinwento niya sa akin ang pinagdaanan niyang hirap sa ilalim ng pananakot ng mga Hapon noong panahon ng giyera. Tila isang bangungot ang lahat para sa akin noon, Sir Jupiter. Dahil habang nagkikwento sa akin ang dalagita, ay kitang-kita ko ang daan-daang kababaihan na nakapila bit-bit ang mga mabibigat na kargada papasok sa loob ng Bahay na Pula. Nang tumakbo papalayo ang dalagita ay kinilabutan ako nang marinig ko ang pangalan ng kaibigan niyang kanyang hinahanap. Napalingon ako sa likuran ko at binulaga ako ni Jimin. Galit na galit itong sinikmuran ako ng paulit-ulit. Pinagsusuntok niya ako hanggang sa matumba ako sa lupa. Sumigaw ako at humingi ng saklolo habang gumagapang, pero laking hilakbot ko nang mawala sa paningin ko ang apoy sa di kalayuan. Ang mga kababaihan na nakapilang naglalakad patungo sa Bahay na Pula, pati na rin ang mga Hapon na may dalang baril at bayoneta. Nawala silang lahat sa paningin ko. Nawalang parang bula. Kinilabutan ako ng husto. Ang tanging nakikita ko na lamang ay ang madilim na Bahay na Pula na nakatirik sa harapan ko. Ano? Lalaban ka? Sa tingin mo, mas malakas ka sa akin? Babae ka lang. Wala kang lakas. Wala kang laban. Tinadyakan ako ng sobrang lakas ni Jimin sa mukha at doon lang blanco ang paningin ko. Pagmulat ng mga mata ko, nasa loob na ako ng isang madilim at inaagyo na silid. Nasa loob na ako ng isang kwarto na yari sa kahoy. Madilim ang paligid at amoy malansang anit ang paligid. Kulob na kulob ang amoy. Kahit nabugbog sarado ang katawan ko ay pinilit kong hanapin ang pintuan. Nang makapa ko ang pintuan ay agad kong pinihit ang hawakan, ngunit nakakandado ito. Nagpanik ako nang hindi ko ito mabuksan. Sinipa-sipa ko ang pinto, pero hindi ako makalabas. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakakulong sa loob ng silid ng Bahay na Pula. Jimin! Jimin! Alam kong nandiyan kang hayop ka! Palabasin mo ako rito! Jimin, hayop ka! Huwag mo ako ikulong dito! Palabasin mo ako! Bigla akong natigilan nang makarinig ako ng isang dalagitang sumisigaw mula sa kabilang kwarto. Huwag pa! Huwag! Huwag niyo akong ikulong! Maawa kayo sa akin! Nanang! Tata! Kunin niyo ako dito! Gusto niya ako saktan! Urusay! Shizuka na! Apo, apo, hindi na po ako lalabat.
Pamilyar ang mga salitang binigkas ng dalagitang umiiyak. Ididikit ko ang tenga ko sa dingding ng katabing kwarto at pinakinggan kong mabuti ang boses ng dalagitang humahagulgul sa takot. Kukunin ka nila, Ligaya. Ililipat ka nila sa kabilang kwarto. Tulad ng ginawa nila kay Belen. Ginawa nila si Belen. Apat na hapon ang kumuha sa kanya. Baka pinatay na nila si Belen. Magtago ka. Bilisan mo, Ligaya. Magtago tayo. Huwag makipakita mukha mo. Itago ko yung mukha mo. Itago mo. Hindi ako maaaring magkamali. Gabi-gabi ko halos naririnig sa bahay namin ang mga pangungusap na sinambit ng dalagita. Isang tao lang ang nagsasabi ng ganoon. Lola? Lola Sisang? Lola Sisang! Biglang bumukas ang pintuan ng silid at gulat na gulat ako nang makita ko ang dalagitang kausap ko kanina lang sa damuhan. Itinulak ng isang matangkad na Hapones na wala ng suot na uniforme. Huwag po! Huwag niyo po ako sasaktan! Awa po kayo sa akin! Bata pa po ako! Gusto kong takbuhin ang dalagita para iligtas sa matangkad na hapon. Pero may tatlo pang Hapones na naninigarilyo na may hawak na mga bayoneta ang pumasok sa loob ng silid. Ikinandado nila ang pintuan at hinarangan ito ng malalaki nilang katawan. Naghubad ang tatlong bagong dating na Hapones habang sinimulang gahasain ng matangkad na hapon ang kawawang dalagita. Tumili at sumigaw ang kawawang babae sabay tingin sa aking mga mata. Futomo mo, Hirogete, Kodomo. Sisang! Tulungan mo ako! Ilabas mo ako sa silid na to! Sisang! Sisang, saklolo! Sisang, maawa ka! Iligtas mo ako! Belen! Anong ginagawa nila sa'yo? Belen! Iligtas! Nagdalaan ako ng abon! Sisang, dalawan mo ako! Belen! Lumaban ka! Belen! Belen, naririnig mo ba ako? Belen! Nandito lang ako! Hindi kita iiwan, Belen! Tumulo bigla ang luha ko nang marinig ko ang pangalan ng dalagitang ginagahasa sa harapan ko. Belen! Ikaw si Belen! Pinakbo ko si Belen na nakabukaka sa sahig at kinukubabawan ng matangkad na hapon para ipagtanggol. Pero may humaltak sa mga paa ko. Napadaustos ako sa sahig at napasigaw nang lingunin ko ang lalaking maputi na nakatayo sa likuran ko. Saan ka pupunta? Jimin! Muli kong tinignan ang kinalalagyan ni Belen kanina, ngunit wala na siya. Wala na rin ang mga Hapones na nanghahalay sa kanya, pati ang tatlong Hapones na naninigarilyo at nakaharang sa pintuan ng kwarto. Naglaho silang lahat na parang mga multo. At naiwan ako sa loob ng silid kasama ang manyakis na estranghero na si Jimin. Oh, bakit takot na takot ka? Jimin, hindi... Mo ba nakita yung babaeng nakahiga sa... Babaeng nakahiga sa... Sa tingin mo maniniwala ako sa kwento nila tungkol sa bahay na to?
Napahalukip-kip ako ng mga tuhod ko sa sahig habang kausap si Jimin sa loob ng silid. Anong kwento? Na marami raw nagpapakita at nagpaparamdam ng multo sa bahay na to. Sino nagkwento sa'yo niyan? Yung mga nakapasok na dito sa bahay ng pula. Kesyo, may mga babae raw silang nakikitang umiiyak sa dilim. Pero kapag nilapitan mo, wala raw mukha. May mga kwento pa nga mga matatanda na may mga sumisigaw raw dito sa tuwing ating gabi. Mga babaeng humihingi ng tulong. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, yung babaeng pugot ang ulo. Pugot ang ulo? Oo. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin sa kabilang kwarto kung ayaw mong pugutan kita ng ulo. Aray, Jimin! Sandali! Masakit! Saan mo ko dadalhin? Hinang-hina na ang katawan ko noon. Wala akong nagawa kundi ang magpatangay sa malakas na hatak ni Jimin. Kinalagkad niya ako papalabas ng silid at doon ko nakita ang ibang parte ng second floor sa bahay na pula na kinalalagyan ko. Maraming mga silid na nakahilera. Medyo marupok na ang sahig pero buong-buo pa ang kahoy na hagdanan. Binuksan ni Jimin ang isang silid sa bandang dulo at inihagis ako sa loob. Napadapa ako sa sahig ng maagyaw na kwarto. Nagsimulang maghubad ng damit si Jimin. Tumumbad sa akin ang maskulado niyang katawan. Umatras ako at niyakap ko ang sarili habang nakasandal sa dingding ng kwarto. Nahirapan mo kung hayop ka. Ngayon, tignan natin kung makatakas ka pa. Jimin, nakikiusap ako. Huwag mong gawin sa akin to. Gusto kong umiyak para magmakaawa na huwag niya akong pagsasamantalahan. Pero pinigilan ko ang mga luha ko. Kahit nang hihina na, tinipon ko ang lakas ko para lumaban. Pero natigilan ako nang may tatlo pang lalaki na humihitit ng sigarilyo ang biglang pumasok sa loob ng silid. Ikinandado nila ang pintuan at hinarangan ito ng malalaki nilang katawan. Paring Paolo, hayaan mo na muna akong mauna sa pila, ha? Ibibigay ko naman sa iyo itong prosti na to ng libre. Hindi ako bayarang babae! Hayop ka, Jimin! Palabasin niyo ako sa kwartong to! Nagbulungan lang sina Jimin at yung lalaking kulot ang buhok na nakaitim na sandulang na nagngangalang Paolo. Matapos magbulungan, ay nagkamay sina Jimin at Paolo. Maya-maya pa ay kinabahan ako ng gusto ng maghubad si Paolo at ang dalawa pang mga lalaki na kasama niya. Dahan-dahan akong nilapitan ni Jimin sabay hila sa mga hita ko. Napahiga ako sa sahig. Pilit niyang tinanggal ang miniskirt kong maong, pero nanglaban ako. Sumigaw ako ng napakalakas. Wag! Sakalhalo! Tulungan niyo ako! Gusto nila akong kasa! Iniligtas niyo ako! Tulungan niyo ako! Ibukan mo ng mga hita mo. Ayaw mo, ha? Inambaan ako ng suntok sa mukha ni Jimin. Pero natigilan siya pati na rin ang tatlong nakahubad na lalaki na kasama niya nang may nakita silang babaeng tumagos mula sa dingding. Duguan ang babae at nakalutang ang mga paa sa lupa. Multo! 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 Napatingin ako sa tinuturo nilang multo. Nangilamot ako nang makita ko ang mukha ng babaeng nakalutang ang mga paa. Belen! Tangina! May multo nga dito! Mga pare, takbo na!
Sa loob ng 5 segundo, naglahong parang mga hinahabol ng aso sila Jimmy at ang mga kabarkada niyang rapists. Nagunahan silang lumabas ng kwarto, nagtatakbo silang nakahubad papalabas ng bahay na pula. Bigla akong nakahinga ng maluwag nang hindi natuloy ang masamang balak nila Jimin sa akin. Napatingin ako sa kanan ko, pero wala na ang multo ng babae. Wala na si Belen. Belen! Belen! Nandiyan ka ba? Belen! Lumabas ako ng silid at bumaba ng hagdan. Kinilabutan ako sa itsura ng buong bahay. May kung anong negatibong enerhiyang hatid ang paligid. Parang lumobo ang ulo ko nang bigla kong igala ang tingin ko sa paligid. Naaalala ko yung pangitain na nakita ko nung gabing nagdaan. Yung mga babaeng nakapila na nag-iiyakan at yung mga malulupit na hapon na walang awang pinagtatadyakan ang mga mahihinang kababaihan. Belen! Gusto kitang tulungan, pero imbis na akong tumulong sa'yo, ikaw pa tumulong sa akin. Salamat sa pagpapakita mo kanina, Belen! Makaramdam ko, matagal na kitang kilala. Sa mga kwento niyang Lola Sisang ko. Kung ikaw nga si Belen na palaging bukang bibig ni Lola Sisang, magparamdam ka nga. Please. Tila may taong nagbukas ng pintuan sa ground floor ng bahay na pula. Pero walang taong nagbukas nito. Kusa itong bumukas. Imbis na maintakutan ay lalo akong naiyak, Sir Jupiter. Sumagot ng oo sa akin si Belen sa ginawa niyang pagbukas ng pinto. Tuluyan na akong humagulgol dahil siguro sa naranasan kong pang-aabuso ni Jimin at ng mga pangyayaring nakita ko at natuklasan habang nasa loob ng bahay na pula. Nang lumabas ako ng bahay, bago ako tuluyang pumunta sa highway para maghanap ng masasakyan ko pauwi sa amin, tumayo ako sa harapan ng bahay na pula. Hindi ako makadiyos nung kabataan ko. Hindi ako tinuruan ng mga magulang ko na magdasal. Wala akong nakagisnan na relihiyon o simbahan na dapat sambahan. Pero noong mga oras na yun, ay napapikit ako at napabulong sa hangin. Salamat sa pagliligtas mo sa akin at sa lahat ng mga kaluluwang nasawi sa lugar na to. Bigyan niyo po nawa sila ng liwanag at kapayapaan. Patawarin ninyo ang lahat ng aming mga pagkakasala, lalo na po yung mga nagkasala sa amin. First time kong nagdasal noon ng mataimtim, Sir Jupiter. At nangimulat ko ang aking mga mata. Nag-iba ang tingin ko sa bahay na pula. Kasabay ng pagsikat ng liwanag ng araw, ay nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa at kapayapaan. Sa tulong ng mga taong nakilala ko sa paglalakad sa highway ng San Ildefonso, ay nakauwi ako ng Maynila. Binigyan nila ako ng pamasahe pagkatapos kong ilahad yung pinagdaanan ko nung nakaraang gabi. Nang makauwi ako sa bahay, laking gulat ko nang malatnan ko ang tatay Pulding ko na nakaupo sa sofa at nagkakape. Tay, kailan ka pa? Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ah, nag...
Ano lang ako? Bakit mo iniwanan ang lola mo nang mag-isa sa bahay? Kung hindi pa siya tumawag sa akin, hindi ko malalaman na nilayasan mo pala siya. Bakit kayo pang galit, Tay? Hindi niyo ba muna itatanong sa akin kung anong pinagdaanan ko kagabi? Kung ano man ang nangyari sa iyo sa labas ng bahay na to, kasalanan mo yun. Hindi ka pa 18, 17 ka pa lang kung saan-saan ka na nagpupunta. Oo, 17 anyos pa lang ako. Iniwanan niyo na ako. Ay, mali. 15 anyos pa lang pala ako nung inabandonan niyo ako. Kaya kasalanan ko ang lahat, tama kayo. Kasalanan ko kung bakit ako muntik gahasain ng 4 na lalaki kagabi. Gahasain? Oo. 4 sila. Gusto nila akong pagsamantalaan. Hindi ka nila pwedeng pagsamantalaan. Hindi ako papayag. Hindi niyo siya maaring galawin. Tulad ng ginawa niyo sa akin. Lola! Lola Sisang! Maawa kayo sa kanya. Huwag niyo siyang gahasain. Huwag niyo siyang gahasain. Pinagsamantalaan niyo na ako. Pati mo naman si Belen. Huwag si Belen. Nakikiusap ako. Huwag si Belen. Napahagulgul na ako ng tuluyan nang marinig ko ang sinabi ng Lola Sisang ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hinalikan ko siya sa noo at pinatahan na parang anak ko. Po ako. Hindi na nila ako mapagsasamantalahan. Hindi ka na rin nila sasaktan. Hindi ako papayag, Lola, na abusuhin ka nila ulit. Talaga? Opo, Lola. Sumpa man. Hindi mo ko iiwanan. Sinusumpa ko, Lola. Hinding-hindi ko na kayo iiwan. Magmula ngayon, hinding-hindi ko na kayo pababayaan. Salamat, apo ko. Salamat, bumalik ka. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Belen. Belen, halika, bilis. Ipapakilala kita sa apo ko. Nay, ayan na naman kayo. Sinabi nang huwag kayong makikipag-usap sa mga patay. Sino-sino tinatawag nyo dyan sa itaas? Matagal nang patay si Belen na best friend nyo, di ba? Si Paulding ang patay, hindi si Belen. Ha? Kailan pa ako namatay? Belen, nakauwi na ang apo ko. Oo, nandito na si Linda. Sabihin mo kay Ligaya mamaya, magpapaparte tayo. Gusto mo yun, hindi ba, Belen? Sigurado po ako magugustuhan yun ni Belen, Lola. Belen! Belen! Nandito na ako sa bahay. Tama si Lola Sisang. Magpa-party tayo mamaya, Belen! Sige, Linda. Sakyan mo ang kabaliwan ng lola mo para sa mental na damputin niyan bukas. Hindi baliw si Lola. Noong makilala niya ang tatay ko, hindi pa ganyang kabaliw yung lola si isang mo. Pero nung makilala niya yung ibang comfort women dun sa isang pulong na ginawa sa Pampanga... Comfort women? Yun ang sabi sa akin ng tatay ko. Dati raw comfort woman yan lola mo nung panahon ng hapon. Ilang beses daw ni rape yan kaya nagkatama sa utak. Nabaliw. Biruin mo, ginahasa yan ng ilang lalaki. Bakit parang kayo pang nandidiri sa tono ng pananalita ninyo, Tay? Alam niyo bang pakiramdam ng ma-rape? Halika na, Lola. Akita tayo sa taas. Iwanan na natin tong anak niyong magaling. Yun na ang huli naming pagkikitang mag-ama. Lumipas ang panahon at umuwi sa Pilipinas ang Nanay Agnes ko. Ikinuwento ko sa nanay ko ang pinagdaanan ko sa bahay na pula. Doon niya lang ipinagtapat sa akin ang ikinuwentong istorya sa kanya ng tatay Pulding ko tungkol sa pagiging comfort woman ng lola ko noong panahon ng hapon. Hindi na muling nagbalik sa Japan ang nanay ko.
dahil sa ginawang pang-aabuso sa kanya ng isang yakuza, ipinagpa siya ng nanay ko na dito na tuluyang manirahan sa Pilipinas. Sa tulong ng nanay ko ay lumipat kami sa isang mas malaki at magandang bahay sa Quezon City. Pinagtapos niya ako ng pag-aaral habang inaalagaan niya ang lola sisang ko. Nang tapos ako ng AB Political Science sa University of Santo Tomas. Nang makagraduate sa kolehiyo, ay nag-apply akong staff sa isang NGO for women's rights. Doon sa NGO na pinasok ko, ay namulat ako sa mga grupo ng kababaihan na naghahanap ng hustisya laban sa pang-aabuso ng kalalakihan. Noong taong 1996, ay umuwi ang lola sisan ko sa probinsya namin sa Mapaniki, Pampanga. At noong sumunod na taon, ay naging kasapi siya ng malaya lolas. Ang malaya lolas ay tinatag noong 1997 na sa una ay mayroong 90 miyembro. Ang ilan sa mga asawa ng mga babae, mga anak na lalaki at iba pang mga lalaking kamag-anak at mga kakilala na naging biktima ng mga krimen sa digmaan ay miyembro din ng grupo. Ang Malaya Lolas ay isang organisasyong nakabase sa Pampanga na binubuo ng mga taong dating comfort women o biktima ng sekswal na pangaalipin ng hukbong imperyal ng Hapon noong panahong pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Ang mga miyembro ng grupo ay pangunahing mga kababaihan na tinipon ng mga sundalo ng Japanese Imperial Army mula sa bayan ng Mapaniki at ikinulong sa bahay na pula upang halayin. Noong 2014, humigit kumulang 30 miyembro na lamang ang natira dahil sa mga pagkamatay ng ibang mga lola. Nagsampa ng demanda ang Malaya Lolas na humihingi ng reparation mula sa gobyerno ng Japan sa ilalim ng mga korte ng Japan. Ngunit ito ay na-dismiss dahil wala silang legal na personalidad na idemanda sa ilalim ng international na batas at sinabihan na ang mga claim ng grupo ay dapat na may sponsorship ng gobyerno ng Pilipinas. Ang organisasyon noon na mayroong mahigit 70 miyembro ay nagsampa ng kaso sa Korte Suprema noong Marso 2004. Sinabi nila na nilabag ng gobyerno ng Pilipinas ang legal nitong obligasyon na harapin ang mga kaso ng krimen laban sa sangkatauhan nang hindi sila sinuportahan ng ilang opisyal ng gobyerno sa kanilang mga reklamo laban sa gobyerno ng Japan sa harap ng International Court of Justice at iba pang mga internasyonal na hukuman. Hinimok nila ang korte na panagutin ng mga opisyal na ito sa pag-abuso sa pagpapasya. Binansagan din ng grupo ang pagtanggap ng gobyerno ng Pilipinas sa paghingi ng tawad ng Japan at ang pagtanggap nito ng monetary payment mula sa Japanese Financed Asian Women's Fund bilang salungat sa international na batas. Nagpasya ang korte na i-dismiss ang kaso noong 2010 at isang motion for reconsideration ang inihain ng legal team ng grupo. Muling pinagtibay ng korte ang desisyon nito noong 2014. Ikinatwiran nito na ang kaso ay isang diplomatikong usapin at dapat hawakan ng executive branch. Noong June 12, 2020, pumanaw na po ang aking lola sisang sa sakit ng COVID-19. Tulad ng ibang mga comfort women na kasapi sa Malaya Lolas, umaasang mabibigyan ng hustisya ang kanilang kaso bago mamatay ang lola ko. Pero hindi ito nabigyan ng kaukulang pansin
ng pamahalaan. Sana'y matigil na ang panghahalay at pang-aabuso sa kababaihan sa buong mundo. Sana ay magkamit ng kapayapaan ang lahat ng biktima ng panggagahasa tulad ng mga sinapit ng Comfort Women ng Mapaniki, Pampanga. Ito po ang dalangin ko sa Diyos. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat.